stem cell therapy ang isa sa mga inirekomendang gawin kay dating Pangulong Arroyo nang kinonsulta niyang doktor sa Tagaytay. Isa itong paraan daw ng panggagamot kung saan ang ginagamit ay ang mismong cell mula sa katawan ng pasyente. Sina dating Pangulong Estrada at Senate President Juan Ponce Enrile ay ilan lang sa mga kilalang personalidad na sumailalim na sa stem cell therapy. Nakatutok si Maria Ausente. Tila gumaan ang pakiramdam at lalong bumata. Ito raw ang nadama ni dating Pangulong Erap Estrada nang sumailalim sa stem cell therapy sa Frankfurt, Germany nitong Marso. I saw that yung stem cell is good for the health and rejuvenation. And it turned out to be good. Feel young and naging katawan ko magiging gumaang. Hindi man daw maalala kung magkano ang binayaran. 14 na sessions daw ang sinagawa para makumpleto ang procedure. Pero kahit mahal, sulit naman daw. Once lang usapan. Pero kung kailangan, kung fade out na, pwede king, ulitin. Si Senate President Juan Ponce Enrile, nagpa-stem cell din. Pero tila wala naman daw itong naramdamang pagbabago sa katawan. Nagpa-stem cell ako. Pero hindi ko alam kung nakatulong sa akin o hindi dahil yung kondisyon ng katawan ko noong bago ako magpa-stem cell ay ganun pa rin ang kalidad o kondisyon ng katawan ko ngayon. Hindi na ito bago sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, papausbong pa lang ang ganitong klaseng gamutan. May kamahalan kasi ang ganitong klaseng teknolohiya. Dahil daw sa teknolohiyang ito, may pag-asa na daw magamot ang mga nooy tila wala ng solusyon ng mga sakit tulad ng cancer at iba pang autoimmune disease. Si Dr. Samuel Bernal, sumailalim na rin daw sa stem cell therapy. We designed a stem cell program for me and that was 11 years ago and up to now I'm free of cancer. Wala namang duda ang DOH sa ganitong treatment, pero para daw hindi maabuso, isang task force ay itatayo ng ahensya upang bantayan ito. The Department of Health is mandated to protect the public by ensuring that only safe and ethical use of stem cells are being used, especially here in the Philippines.